have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Should we continue to bow our heads and close our eyes? Should we raise our both hands to Jesus and focus our all, our everything to God? Something great is going to happen this day. Hallelujah. And in the following days, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay sa langit, manatiling na kayo at nakapigil. Ibigay ang lahat ng atensyon sa Diyos. Dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa mga araw na ito at mga darating pang araw ng ating gawain. No.
Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Manatili tayong lahat ng nakayok at nakapikit. Everybody bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, alam po namin, Ama, na dakilang bagay ang ginawa mo na sa aming mga buhay, sa aming gawain. At dakilang bagay pa po ang iyong gagawin, Panginoong Diyos. Kaya naman po, Ama, buong-buo ang aming spiritual at katawan na inihahandog po namin sa iyo sa araw na ito. Mangusap ka, Panginoong Diyos, sa iyong isang-isang makapangyarihang kaparaanan. At dalangin po namin, Ama, na tumagos sa kaiputuran ng aming mga puso ang lahat po ng mga salitang aming mapapakinggan. At ang mga dakilang mga bagay na gagawin mo sa aming meeting na ito, Diyos, Lord, ay hindi po namin makalimutan bagkus ito'y maghatid pa sa amin sa mas mataas pang pag-unlad namin sa espiritual. Kaya po, Ama, ngayon pa lamang, wala na po kaming masabi, kundi binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at karangalan. For we know and we believe, Father God, that great things are going to happen as we, Lord, hallelujah, in this place, Father God, hallelujah, for the spiritual camp, your spirit, Father God, will move mightily, Father God. Every experience, Father God, every teaching, Lord, that we are going to experience, that we are going to hear, Father God, all these things, Father God, will be penetrated into our hearts. So, Father, right now, kunin niyo po ang lahat ng kaluwal at karangalan para lamang sa iyong dakilang pangalan at ang bawal sa iyong magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng malakas ni Lord. Ito po, malakas na malakas sa palakpakan ni Lord. Ito po, makakaup mo tayo. Glory to God. At yan, sa awit 22. Yan. Taas nga po ang mga Biblia. Yung mga ballpen at mga notebook ninyo. Yan. Binigyan po ba kayo ng listahan? Baka hindi ko kayo nangatanggap at kayo po ay nagkamali ng pinuntahan. So pagkatapos po ng turong ito, may exam po tayo. Hindi po ako nagbibiro at wala po akong planong magbiro. There will be an examination after this teaching. So you have to listen carefully. Bring out your Bible, chat down the notes, so that you can pass the examination after this message. Okay? Ano sa mga sanot? Yes. Yan. We're going to study the book of Psalm 22. Psalm 22 was written by King David. He was not yet king then. No. King David, the anointing or calling was unique. And he was a priest, he was a king, and he was a prophet. Akin muling ulitin, ang awit 22 ay sinulat ni Haring David. Hindi pa siya hari noong mga panahong yun. Bago siya naging hari, hari na siya noong mga panahong yun, yun ang ibig kong tukuyin. He was already king at the time of what King David calling was unique. Unique ang pagkakatawag ng Diyos kay Haring David. Ano po yung pagkakatawag ng Diyos kay Haring David? Siya isang saserdote. Ano ibig sabihin ng saserdote? Siya ay naghahandog ng mga hayop na sinusunog para sa Diyos. Nakikinig po ba tayo? Mamalakpak tayo ng malakas. Ano ang trabaho ng saserdote? Naghahandog ng mga hayop, nagsusunog ng hayop sa Diyos. Yan. Ulitin kong muli, ang mga saserdote ay naghahandog ng mga hayop sa Diyos. Sinusunog ito. Yan. No. Unique yung kanyang calling sapagkat siya ay priest din ng oras na yun o saserdote rin at the time. David's calling was unique, no? He has a threefold calling, he has a threefold anointing, no? He was king, he was a prophet, and he was also a priest. Naunawaan po ba natin? Amen. Pangalawa, siya po ay hari. No, he was the king of Israel. Sino ang unang hari ng Israel? 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 Sino ang unang hari ng Israel?
Sino ang unang hari ng Israel? Saul, King Saul. King Saul was the first king of Israel. He was from the tribe of Benjamin. Si Haring Saul ang unang hari ng Israel at siya po ay nagmula sa tribo ng Benjamin. Yan. At ang sumunod na hari ng Israel ay si David. And David was from the tribe of Judah. Yan. At sinasabi ko nga sa inyo, napaka-unique ng pagkakatawag ng Diyos kay David sapagkat meron siyang threefold anointing or threefold calling. Yung mga hari ng lumang tipan ay hindi sila kaserdote. Yung hari ng mga lumang tipan ay hindi sila propeta. The king of the Old Testament were not priests and were not prophets. They were not prophets. But King David was a prophet, was a king, and was a priest. Naunawaan po ba natin? Ayan. At ang awit 22 sa isang sulat niya, isang awit niya, isang prophecy, isang propesiya, isang kapahayagan patungkol sa paghihirap. Pakisabi paghihirap. Psalm 22 was prophesied by King David, no? It's about the agony and the suffering of Christ. Patungkol sa paghihirap at tiisin ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag dumarating ang mahal na araw na tinatawag na Lenten season, tama po ba? Or the Holy Week, tama po ba? Ang Pilipinas at ang maraming bansa ay nagse-celebrate, no, ng Holy Week nga, ng Lenten season, tama po ba? Yan. During these days, Lenten season or Holy Week, people in the Philippines and other countries are remembering the sacrifices and death of Jesus Christ. But I want to tell you, beloved, that Jesus Christ once and for all paid the penalty of sins and death. Gusto kayo paalam sa lahat na isang beses lamang binayaran ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan at ang ating mga pagpunta sa impyerno. Naunawaan po ba natin? Ilang beses binayaran ni Christ ang ating kasalanan? Isang beses lang. Hindi na niya babayaran pang muli, no? Isang beses lang. Pakisabi, ilan? Isa lang. So glory to God. Kaya po, yung relihiyon na paulit-ulit ang kanilang ginagawa taon-taon ay hindi po ito inaayunan ng banal na kasulatan, hindi po biblikal. Naunawaan po natin. Yan. Ang pag-awit ng pasyon ay hindi po biblikal. Naunawaan po natin. Ang pagpipenitensya, ang pagpasa ng krus ay hindi po biblikal. No. Bagamat ang pagpapapako sa krus ay nag-a-attract ng tourist, no? Ngunit ito po ay hindi biblical. Do penance, no? Hurting ourselves, crucifying ourselves on the cross. This all these things have no value. No? Although yung ginagawang saan ba may nagpapako ng krus? Sa Pampanga. Yan. Although those are crucifying themselves, no? Literally, no? Crucifying themselves on the cross in Pampanga, somewhere in Pampanga, though it attracts tourists, no? But it has no biblical meaning and it has no value. Naunawaan po ba natin? Yan. Kaya dapat nating ipaalam sa lahat na yung mga pagpipinitensya ay walang kabuluhan. Yung pagbabasa ng pasyon ay walang kabuluhan. Yan. Yung hindi pag-iingay ay walang kabuluhan. At yung pagkain ng hindi pagkain ng karne ay walang kabuluhan. Kaya maraming tao ngayon sa Boracay, no? Dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. But for your information, during Holy Friday, no? Up to the Holy Saturday, alam ba natin na ang Boracay ay tumatahimik?
Yes. Sapagkat yun ay tradisyon ng Pilipinas na dapat tahimik. Nakikinig po ba tayo? Yan. Kaya po yung katahimikan during mahal na araw, yung pagbasa ng pasyon, yun pong hindi pagkain ng karne, yung hindi paggawa ng ingay, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Pakisabi, walang kabuluhan. Yan. Sapagkat hindi ito ang tunay na pag-alaala ng kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Naunawaan po ba natin? Palakpakan natin si Lord. Yan. Ilan naman ang palakpak natin? Yan. So mga minamahal, ang lahat ng mga religious practices na ginagawa ng religion during Holy Week, no? All these religious practices, no? Of religion during Holy Week won't help them to become holy, and it's not a passes for them to go to heaven. Hindi po daan para pumunta ng langit, at hindi po magiging banal ang tao sa mga ginagawa nila tuwing mahal na araw. Nakikinig pa ba tayo? You know, brethren, every time I make a sermon about the sufferings and death of Christ, you know, I always find myself crying. Kapag ako po ay gumagawa ng sermon patungkol po sa mga paghihirap at kamatayan ni Kristo Jesus, lagi akong naiiyak. Yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi naiisip ko na ako'y napatawad ng Diyos. Yeah. Naiisip ko na ako ay nabago ng Diyos. Naiisip ko na nasa ganito ang kalagayan ngayon, at ang lahat ng ito ay hindi ko pinaghihirapan. Naunawaan po ba natin? Yeah. I was forgiven, no? All of my sins were blotted out, no? I am now a citizen of heaven. My name is now recorded in heaven. And I will be in heaven forever, eternally, everlasting. No. All these things I receive a free gift from God. All these things are free gift from the Lord. Naunawaan po ba natin? Yeah. Alam ninyo, nakakaawa ang maraming relihiyon. Marami silang fina-follow na iba't ibang practices para lang sila pumasok ng langit. Hirap na hirap ang mga Jehovah's Witnesses. Nakakita na ba kayo ng mga Jehovah's Witnesses? Yan. Anong ginagawa ng mga Jehovah's Witnesses? Nagbabahay-bahay. Kahit mainit ang panahon, nagbabahay-bahay. Grupo sila kung lumakad. May mga payong sila, may mga bag sila. No? The Jehovah's Witnesses, no? are making house to house, no? Evangelism, religion evangelism, no? Not a true evangelism. Keeping out their religion literatures and conducting Bible studies. At alam ba ninyo, ginagawa nila ito? May tao pa ba rito? Para maligtas. Ibig sabihin, hindi sila siguradong maliligtas. Baka maligtas. At kung sila'y maliligtas, hindi pa sila papasok ng langit. Nakikinig pa ba tayo? Ang paniniwala nila, ang mundong ibabaw na ito ay babaguhin lamang at dito sila mag-i-stay. Ito po'y mali. Naunawaan po ba natin? Many religion like Jehovah's Witnesses, no? After, no? Giving literatures, after conducting Bible studies, no? They are not sure if they will go to heaven. And if the Lord, if they please the Lord, they believe that they will stay here on earth forever. They believe that the Lord will change this earth and they will live here in earth forever. Pero gusto kong sabihin sa ating lahat na kapag pinatawad ka ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay pupunta ng langit. Nakikinig po ba tayo? Amen. At doon ka na walang hanggang buhay. Alakpakan natin si Lord. Isipin mo yun?
tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, papasok ka ng langit. Naunawaan po ba natin? No. Tanungin mo ang maraming relihiyon. Papasok ka ba ng langit? Hindi siya sila sure. Baka sakali. They are not sure if they will go to heaven or not. No. They are not sure. Many religions, if you will ask them, will you go to heaven? I'm not sure. Perhaps, maybe, probably, they are not sure. But brethren, if we are a true Christian, if we accepted the Lord Jesus Christ as our God and Savior, the Bible says we are citizenship of heaven. Amen. We have eternal dwellings in heaven. Amen? Yes. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Yan. Kaya po, maliwanag man na maliwanag po mga minamahal, ang kaligtasan ay libre. Pakisabi, libre. Libre. Libre ang kaligtasan, walang bayad ito. Sino rito yung nagbe-birthday? Sino rito ang hindi niya alam na nagbe-birthday siya? Each one of us are celebrating our birthday, right? Yes. And many people, every time they celebrate their birthday, they want to receive gift. Tama? Right? Kapag nakatanggap ba ang tao ng regalo sa araw ng kanyang birthday, ito ba'y binayaran niya? Hindi. Every time we receive gift from anybody during our birthday celebration or birthday time, we are receiving the gift for free. Tama. And I want to emphasize that salvation is a free gift from the Lord. Ang kaligtasan ay regalong libre ng Diyos. Palakpakan natin sa Lord. Bakit hindi mo pa alam yan? Bakit hindi mo alam yan? Ang kaligtasan ay libre. Hindi yan binabayaran. Ang pagpasok ng Diyos natin sa langit at makasama ang Diyos sa langit, libre yan. Yan. To be with God in heaven forever are all free. To have eternal dwellings in heaven are all free. John chapter 14 verse 1 it says, and the following verses, no? There will come a time, Jesus said, I will return here on earth, sabi niya, and I will get you and bring you to heaven to be with me in heaven forever. Yun. Naunawaan po ba natin? So sa magsalita po mga minamahal, ang kaligtasan ay libre. Kaya pag ako ay gumagawa ng mensahe, ako po ay naiiyak. Bakit po? Sapagkat naiisip ko yung kabutihan ng Diyos. Yeah. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Napatawad tayo, nabago tayo, amen po ba? At papasok tayo ng langit dahil po sa kabutihan ng ating Panginoong sa buhay. Sino po yung mga nabago ang buhay dito? Taas nga ang kamay? Yung mga hindi nagtaas ng kamay, nakatago ba ang mga kasalanan ninyo? Sino yung mga nabago ang buhay? Taas ang kamay. Angel, ikalapit ka nga rito. Paano mo masabing nabago ang buhay? May testimony mo nga sa kanila. Bigyan nga tayo ng mikropono. Mabilis. Aliga. Kaba mo yung damit mo. Yan, ayos mo. Yan, ganyan. Lapit ka rito. Yan. Sige. Magpatotoo ka sa kanila, paano binago ng Diyos ang buhay mo? Dito ka sa gitna, ayun ka, pero matotoo ka. Sino ba si Angie noon bago, kailan ka ba na born again? Kailan ka na born again? 2015. Ngayon 2017, 2 years ago, you got born again. And it was a grand day when you got born again. Anong buwan ka na born again? Anong date? Hindi mo ba alam? O hindi mo ba naalala? Next time, aalalahanin mo. Because it was your spiritual birthday. Naunawaan mo ba natin? Ngayon dyan, naalala ba ninyo kung kailan kayo na born again? Sino rito yung born again? Taas ang kamay. Sino yung born again? Yan. Paano ka ba na born again? Sige nga, kwento mo nga. Ano ka ba na born again? Huwag kang sumayaw, ikwento mo.
Long story, make it short. Ano po? Sinimulan ko po munang tanggapin si Jesus Christ. Tapos po yun, Paano mo siya natanggap? Paano mo siya tinatanggap? Ano po? Paano? Kasi po nung in-invite po talaga ako ni Ira noon. Yun, si Ira. Andiyan ba si Ira? In-invite ka ni Ira. Sige, dito ka, mainit dyan eh. Inimbitahan ka ni Ira. Ayun, sige. Kwento mo. Inimbitahan ka ni Ira. Sige na. Sige. Dito ka tumingin sa kanila. Kailan ka inimbitahan ni Ira? Kailan? Sige, umiiyak siya. Second year high school ka noon nung inimbitahan ka ni Ira. Ngayon, graduate ka na ng 4th year or graduate ka na ng grade 10. Yun, palakpakan natin ng Lord. Ayan. Graduate na siya. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige. Second year ka noon, inimbitahan ka ni Ira. Bakit kaya inimbitahan ni Ira? Classmate ka niya. Yun. O sige. Pag-invite sa'yo ni Ira, saan ka niya inimbitahan? Sa church na mismo. Ayun. Tapos, nung pag-attend mo ng church, anong nangyari? Ayun po. Doon ko po nalaman na kahit anong simba mo sa Katolik, hindi ka pa rin maliligtas. Kahit na anong simba raw sa Katolik, ay hindi pa rin maliligtas. Okay? Tuloy. Tapos yun po, humingi po ako ng tawad kay Lord sa mga nagawa ko pong kasalanan. Ano-ano yung mga kasalanang hiningi mo ng tawad sa Diyos? Yung nagsisinungaling. Nagmumura. Ano pa? Yung po. Ayun. Sige. Tapos? Tapos yun po. Simula po nung naborn again ako, nagbago po yung buhay ko. Amen! Narinig mo ba yun? Simula nung naborn again siya, nagbago ang buhay niya. So, yun ang ibig sabihin ng born again. Baka hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng born again. Ang ibig sabihin ng born again, nagbagong buhay. Ano ibig sabihin ng born again? Nagbagong buhay, nagbalik loob sa Diyos. Sige. Pagkatapos noon, ano sumunod ng mga magagandang naganap sa buhay mo? Ayun po, lagi pong maganda yung ginagawa sa akin ni Jesus. Gaya po nung yung sa school ko po. Doon po. Ayan. Palakpakan natin sa Lord. Gusto ko bang dagdagan? Okay. Palakpakan natin sa Lord. Ayan. Okay. Salamat ha, Angie. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi nga na born again sister Angie, napariwara talaga buhay niya. Totoo lang. Kaya ang spiritual mother niya, si Sister Ira. Yun. Alam mo ba kung sino yung nagdala sa'yo sa Panginoon, yun ang spiritual mother or spiritual father mo? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Yung nag-anak sa'yo sa mundong ibabaw na ito, yun ang physical mother mo. At kung sino yung tatay mo, yun ang physical father mo. Pero kung sino ang nagdala sa'yo kay Kristo, iyon ang iyong spiritual father at yun ang iyong spiritual mother. Naunawa ba natin? May tao pa ho ba rito? Naalala niyo ba kung sino ang inyong spiritual father at inyong spiritual mother? Naalala niyo ba? Ano sumasagot? Anong tao rito? Yan. Ganoon. Mother Sydney, sino ba spiritual mother o spiritual father mo? Lapit ka nga dito. Kaya nga kayo ni Mother Sydney yan. Sige. Tingnan ang mikropono. Sige. Sino ba spiritual father mo or spiritual mother mo? Spiritual father at saka mother ko po. Bale, yung grandmother ko mismo. Yung grandmother niya mismo. Anong pangalan ng grandmother mo? Da Prosa Bahado po. Yan, si Da Prosa Bahado. So, paano ka ba na born again? Sige nga, kwento mo nga. Actually po, bata pa po ako. Ever since nang bata po talaga ako. Nisimba na ako sa KOFGF. Tapos,
parang naging natural na habit ko na lang ng buhay yon yung nagsisimba. Pero hindi ko na-feel talaga yon nung bata pa po ako. Naging high school ako, napariwara. As in, napariwara po talaga ako. Ano-ano yung mga, paano kang napariwara? Saan ka na, anong mga karanasan mo, anong mga bisyo kasalanan ang naranasan mo? At the age of 12, naninigarin nyo na po ako. At the age of 12, he was smoking. At the age of 13, nagiinom na po ako. At the age of 13, he was a drunkard man, drunkard person. Paggabi po, umaalis ako, uwi ako ng mga alas 3 na alas 2 na umaga. Saan ka nagpupunta? Tumatambay po, pumupunta ko saan para makapag-inuman. Ayun, meron tong nightlife. At the age of 13 po. At the age of 13. Ganun po yung gawain ko sa buhay. Hindi ko naman po sinisisi, pero wala naman po kasing nagsisweto na sa akin kasi wala yung father at mother ko sa bahay, sinanay lang. Yung grandmother ko na po yun, dinidisregard ko lang kahit ano yung sinasabi niya. Pag hindi niya ako pinapayagan, tumatakas lang ako pag tulog na siya. So, yun, nakakagala ako ng gabi na. Ayun na nga po, naging pariwara talaga ako hanggang sa nakagraduate po ako ng high school. Pero nung nakagraduate na ako ng high school, ganun pa rin yung gawain, parang natural pa lang, parang hindi ko na nga naisip yun na bumalik ulit na sa pagsisimba. Pero si nanay po, patuloy po talaga yung paulit-ulit niya sa akin. Sabi nga niya, hindi man kita madala ngayon, darating yung time, ang Panginoon yung dadala sa'yo. At dumating nga po yung time, sinama niya ako sa summer. Actually, bakasyon nga lang po sana yun eh. Kasi wala po akong ginagawa kasi tambay nga ako. Sabi niya sa akin, bakit di ka sumama sa summer? Sumama ka sa akin, magbakasyon doon. Wala ka namang gagawin dito. Bakasyon ka doon, at least kahit paano, baka ma-enjoy mo. Sabi ko, sige na nga. Hindi ko akalain na anting din ang plano sa akin ng Panginoon sa summer. Yun. Yung first Sunday, hindi nga po first Sunday, yung pagdating ko doon ng March 28, 2011, diretso po ako ng midweek. Diretso po yun ng midweek kasi tanghali po ako dumating doon, kinahaponan, midweek na po. Midweek service, okay. Na po yun. So, yun, parang natural lang, sabi ko, oh, okay, sabi ko ngayasama ako. Kina-Sunday yan, yun, nagsimba ako, tapos, na ang dami ko palang maling nagawa sa buhay. Ang dami ko palang maling decision sa buhay. Sobrang daming mali pala talaga. Sobrang yung mga gawain ko na hindi dapat na ginagawa ng isang tao, ng isang youth, na ginagawa ko at saka yung hindi na natural at hindi nakaayaya sa mata ng Panginoon. Sobrang na papasalamat talaga sa Panginoon na kahit na yung nakakalimutan ko na siya, at least as in nakalimutan ko na siya kasi hindi ko na naalala talaga na magsimba. Pero kahit anong gawin mong kalimut ang Panginoon yung gagawa ng paraan at hindi mo alam kung paano siya gagawa ng paraan para maabot ka niya ulit. At dun nga po, sa totoo lang po, nag-decide na po ako na hindi bumalik na ng Maynila noon. Nag-decide po ako nung mag-aral sa Bible School. Okay. Nag-Bible School po ako ng 1 year. Mm-hmm. Nung naka-1 year po ako, pinauwi ako ng father ko sa Maynila. Kasi pag-aaralin niya ako. Pinag-pray ko po yun. Ayoko po sana talaga na bumalik ng Maynila kasi gusto ko po ituloy yung pag-Bible School. Pero sabi ni nanay rin, kung gusto mo naman talaga maglingkod sa Panginoon, pwede ka naman magpatuloy ang paglingkod sa Panginoon sa Maynila habang nag-aaral. So, sabi ko, sige, mag-aaral ako. Ito ulit. Yun ulit. Nung bumalik ako sa Maynila, nung una po, nagsisimba po ako sa JL. Hindi po ako nakabalik ulit dito. Pero saglit lang po yun eh. Saglit lang po kasi yung environment ko, yung bahay,
yung mga kasama sa school. Ganun eh, walang gawain, wala eh. Kahit anong ano, kahit na yung ano, kahit yung anong init mo na sa Panginoon, pag yung biglang kasama mo malamig na, wala rin talagang Diyos sa buhay. Mahata ka eh. Mahata ka talaga kapag mahihina ka pa eh. Tapos yun, yun habang nag-aaral ako, naramdaman ko na rin talaga na, hey, kasi na-meet ko na yung Panginoon eh, naramdaman ko na yun. Lagi ako nagdadasal na tulong ako ng Panginoon na makapag-start ulit. Gusto ko mag-start ulit. Gusto ko maranasan ulit yung pakiramdam ko nung time na pag nasa Bible school ako, nasa umaga, pagising ko, Panginoon, devotion, ang personal devotion, dadasal sa tabi ng dagat. Kaya nga na, natuwa po ako dito kasi talaga eh. Kasi at least yung devotion ko kanina, naranasan ko ulit yung devotion ko sa Bible school, nasa mismong tapat ako ng tabing dagat, nagpe-personal devotion. So, na-revive ka uli kanina. Sobra po. Yun, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kaya, sino yung mga nag-personal devotion kanina? Taas ang kamay. Sino yung mga nag-devotion kanina? Yan. Sige, at tatawagin ko kayo para i-share yung mga devotion nyo. At, isa-isa kayo. Yun nga po, nung dito na po ako, bumalik po ako, napariwara po ulit ako nung nag-aral ako. Every night, nagpagdagasal ako na makabalik ulit. Hindi ko akalain talaga na yung magbabalik ulit sa akin sa pagsimba, yung pagkawala ni nanay. Yun. Yung inanay mo, yung lola mo yun eh. Opo, yung lola ko po yung mismo. Yung lola niya ang nagdala sa kanya kay Lord. At yung lola niya ay attender rin natin yun. At bunga yun ang ating house-to-house evangelism sa May Kamyas, Quezon City. Kay Tuloy. At yun nga po, nung buhay siya, patuloy niya akong pinaalala siya yung nagdala sa akin. Nakakatuwa po na hanggang sa kamatayan niya, tinatalo pa rin niya ako sa Panginoon. Yeah. So, bali, ibig sabihin, Brother Sidney, na-revive ka noong preaching ko doon sa May Santa Maria Bulacan. Sobra po. Ayun. Sige. And after that, ano nang mga sumunod na mga pangyayari sa buhay mo? Natuwa na po ako, at least naranasan po ulit yung fellowship ng sa Christian. Yun. Pumunta po sila, Pastora Elma at Pastora Evelyn sa bahay. Tapos yun, nagsisimba na po ulit ako dito. Yun, mm-hmm. Sobrang salamat. Na at least, kahit na napariwara po ulit na pabalik-balik ng box, at least hindi tayo nag-i-stop na mag-seek ng presensya ng Panginoon. Amen. Sige, salamat Brad. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Nahina naman ang palakpak natin. Kaya malaking tulong ginagawa nila Pastora Elma at Pastora Evelyn na nagpupunta sa kanila at nagba-Bible study. May tao po ho ba rito? Kaya kayong mga nagba-Bible study, no? Mga nagpupunta kung saan-saan, mga humahayot, mga nagtuturo, hindi yan nawawala ng kabuluhan. Tama ba? Sapagkat, yan, kita natin nakapagpatuloy si Brother Sidney sa Panginoon, no? At naalala ko nga, sabi ko nga, kung nakita ko sila ngayon, no? At nung bata sila, hindi ko na sila maalala yung mga mukha nila ngayon, eh, no? Kasi nung sila na-meet ko, mga bata pa sila. Naunawaan po ba natin? Yan. Kaya napakasarap na magkaroon ng personal devotion. Tama ba? Kaya bukas ng umaga, maaga kayong gigising, magkakaroon ng personal devotion. Walang sumasagot? Palakpakan natin si Lord. Yan. At sabi nga, napariwara siya kasi walang nanay at talagang tatay na gumagawa. Eh, no? Kasi namatay na yung lola niya. Actually, yung lola niya, no? Si Nanay Dap Rosa Dap Ring, na kung tawagin namin Nanay Rosa. No? Yung talaga medyo mainit sa Panginoon. At bago nawala yun, pinuntahan tayo sa Anson, sa Anonas building. Sa Anson's building, I mean. Sa church natin doon, pero wala na tayo ron eh. Hindi niya tayo natagpuan. At napalitaan na nga lang natin na si Nanay Rosa umuwi na kay Lord. Until na yung kapatid niya, si Daph, ay na-ano tayo sa Facebook. Tama po ba? Kaya napakahalaga talaga na merong Facebook ang ating church eh. Tama po ba? Kaya yung mga nag-handle ng ating Facebook, Instagram, Twitter account natin, ano pa bang account natin sa YouTube, etc. Malaking bagay yan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kaya, no, huwag ini-neglect yan. Instagram, Twitter account, FB, YouTube ng KOJF, huwag ini-neglect yan kasi naibalik natin silang muli sa Panginoon, sa KOJF, through that
yung ating account sa FB. Pag nawala na ng komunikasyon, ninanap nila yung kay UJF, so na-meet natin. Kaya nakarating nga tayo ng Santa Maria, Bulacan at na-revive sila. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay. At yung dinaluhan niya sa summer, naniniwala ako ay anak din natin yun eh, spiritual. At sa totoo lang, sa atin din nagmula yun, dito rin na born again yun, ako rin ang spiritual father nun. Amen po ba? Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Amen. Sige. O, Tita Ebon, ano ba yung personal devotion mo kanina? Proverbs 22. Proverbs 22. Sige, verse? Yung buong po yun, binasa ko. Proverbs 22. Yeah, sige. Ano yung pinakamensahe sa'yo ng Lord sa Proverbs 22? Basahin ko po, kasi medyo malalim po yung English na King James. O, hindi, yung mensahe na lang. Yung para sa mga proud sa sarili. Ayun. Ayun, nabasa ko po doon na wala po tayong dapat ipagyabang sa Panginoon, kundi dahil siya lang po yung may-ari ng lahat ng nasa atin. Ayun, yeah. Po. Ano ang pinaka-mensahe sa'yo ng Lord personally? Ayun po, yung personally, yung totoo po yun, yung wala naman dapat akong ipagmalaki sa Kanya, dahil lahat naman po nang nasa akin, lahat ng dumarating sa akin, ay galing naman po talaga sa Kanya. Kaya, patuloy lang po. Yung para sa akin, patuloy lang po yung paglilingkod sa Panginoon, patuloy yung ginagawa kong kung ano man ako ngayon, ipagpatuloy ko lang po sa Kanya, para sa Kanya. At, ayun nga po, nandito sa CAP, medyo stress lang kasi yung sa asawa ko kasi hindi siya, pastor, hindi siya maselan sa pagkain. Parang, hindi ko alam kung ano ipapakain sa Kanya. Word of God. Ayun po, sabi ko, sacrifice. Yes. Kasi yun po, may sakit pa siya, pero alam ko pagagalingin siya ni Lord. Amen. Yeah. Sige, palakpakan natin ng Panginoon Diyos sa mga yun. Diba? Diba, narinig nyo nga kanina, diba, yung personal devotion ni Pastor Aline, diba, in-exhort niya kanina? Diba? Asan si Pastor Aline? Niya po ba? May pinuntahan saglit. Kasi, para sa inyong kaalaman, ng ating directress, nag-aasikaso ng ating camp, si Pastora Elma, si kasi Pastora Lynn. Amin ba? Kaya palakpakan natin ng Lord sa kanilang buhay. Ayun. Glory to God. So, ngayon, balikan natin yung ating pinag-aaralan. Lahat ng ating nararanasang mga magagandang bagay mula sa Diyos, lahat ng ating pagbabagong buhay, kagalingan, himala, no? Pagpasok ng langit, pagkakaroon ng buhay na wala hanggan, ang lahat ng ito ay libreng lahat. Nakikinig pa ho ba tayo? Everything, every good things that we are receiving from the Lord, these are all free gift from God. Especially our salvation. Yan. At mga minamahal, gusto kong ipakita sa inyo na bago ako magwakas. Amin po ba? So ako pa yung magwawakas na, hindi ko na ito pakapakahaba-habaan pa. Ang Panginoong Hesukristo, nung siya'y nakapako sa krus, nagsalita siya. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Awit 22. My God, why hast thou forsaken me? Nung oras na iyon, ay paano siya pinabayaan ng Amang sumasalangit? At bakit siya pinabayaan pansamantala? Why God the Father, no? Forsake Jesus for the meantime, no? And what was the reason behind of it? Ano ba ang dahilan ng Panginoon? Bakit ng Ama sa mga langit, bakit pinabayaan niya ang ating Panginoong Hesukristo? That time, Jesus' prayer has no answer. Walang sagot ang panalangin ni Hesukristo. No? Kung babasahin mo ang awit 22, ay makikita mo riyan yung kanyang hinaing. Itinuring niya na yung mga tao sa paligid niya na sa kanya ay nag-iinsulto, mga dogs, mga aso, nakikinig pa ho ba tayo? Mga mababangis na hayop na siya ay lalapain. Ganoon ang tingin niya sapagkat ganoon naman talaga ang ginagawa sa kanya. Si Kristo ay sinuntok, sinipa, nigirakan, inilimura, binunot ang balbas, bigote, no? Nilagyan ng koronang tinik,
inulo sa tagiliran. Siya ay nilatigo ng latigong genuine leather na ang dulo nun ay bubog o kaya naman ay steel or bakal. Naunawaan po ba natin? Nakakita na po ba kayo ng ano, ng latigo? Kaya kanina, nag-uusap nga kami nung kanina dyan, meron daw siyang latigo, buntot daw ng pagi yun. So yung latigo na ginamit kay Jesucristo ay genuine leather na ang dulo nun ay mga bubog o kaya naman ay mga bakal. Naunawaan po ba natin? Yan. Genuine leather with the broken glasses or steels on the tips, no? Of that, yung pinanghampas ni Kristo Jesus. Nakuha po ba natin? Yan. Sino rito yung napalo ng nanay? Sino? Na lumatay? Wala? Wala ba? Meron? Siyempre, di ba kasagot? Katabi yung nanay eh. Sakit. Pero mas masakit yung kay Jesucristo. Kasi genuine leather yon na merong bubog, merong bakal sa dulo. So pag tama kay Jesus, talsik ang laman. Talsik ang dugo. Talsik ang balat. Kaya yung latay na tinanggap niya, ang ibig sabihin ng latay sa atin, latay talaga. Pero ang latay kay Jesucristo ay hindi latay kung hindi sugat. For us, it is just a mark. No? But for Jesus Christ, it was wounds. Mga sugat talaga. Naunawaan natin? Pag hinampas tayo, latay lang talaga. Mamumula, lalaki, no? Mag-aaroon ng bruises, pero iba kay Kristo, sugat talaga ang tatama sa kanya. Naunawaan po ba natin? Kaya bakit ako naiiyak? Kasi nga, naalala ko eh, habang binabasa ko, lalatuguhin si Jesus, pag tama sa kanya, hindi latay eh. Talagang laman niya, balat niya, dugo niya, talsik. Ganoon, naunawaan natin. At idagdag mo pa, si Kristo ay walang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Jesus Christ had no sin. He committed no deceit in his mouth. And despite of all these things, no, he was sentenced to die on the cross of the Calvary for a sin that he never committed. Naunawaan po ba natin? Sino rito yung napagalitan na alam mong hindi ka dapat pagalitan kasi wala ang kasalanan? Sino? Yan. Ang sakit nun. Na inaakusahan ka sa isang kasalanan ng hindi mo nagawa. At yun sa Jesucristo. Sa isang kasalanan ng hindi niya ginawa, Jesus Christ died on the cross of the Calvary for the sins he never committed. At alam ba ninyo, para sa inyong kaalaman, habang nagpipray si Christ, no, sa Gethsemane, habang nagpipray siya, sabi niya, Ama, pwede mo sa aking alisin ang saro ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo. At alam mo ba, habang nagpipray siya ng oras na iyon, alam mo bang ang tumagaktak sa kanya ay hindi pawis? Dugo. Dugo talaga. While Jesus Christ was praying, no, in Gethsemane, no, it was not tears that shed, no, mula sa noon ni Christ, kung hindi blood. May tao pa ho ba rito? Ibig sabihin talaga, sobrang hirap ng naramdaman niya. No? Isipin mo, dugo yung bumagbagsak. Ganoon. Ngayon, nung habang nakapako siya sa cross, 9 o'clock ng umaga, hanggang 3 o'clock in the afternoon, makikita natin na nakabilad siya sa araw. Tama po ba? Yan. Alam ko marami sa inyo,
hindi kayo maliligo ng maaraw kasi takot kayong umitim. Tama? No? Pero ako, okay lang na umitim. Kasi wala naman sa kulay yan eh. Nasa gandang lalaki yan. Hindi, chak lang yun. Yung iba ay bumili ng mga mahabang kasuotan. Tama? Para huwag kayong umitim. May mga kung ano kayong, may mga sunblock kayo o may mga whitening soap kayo para huwag kayong umitim. Na nakikinig po ba tayo? Pero si Christ from 9 o'clock in the morning up to 3 o'clock in the afternoon, no, siya po ay nakabilad sa sikat ng araw. Nakikinig po ba tayo? At idagdag mo pa, hindi siya nakasabit lamang o hindi siya nakatali. Siya po ay nakapako. Nakapako siya. He was hanging on a tree on a cross. No? With nails on his hands and on his feet. Feet, I mean. Nakikinig po ba tayo? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Grabe, no? Napipicturan niyo po ba? Na-imagine niyo po ba? Idagdag mo pa na ang Diyos sa langit ay sinasamba ng mga anghel. Pagdating ng lupa, itinuring siyang isang tao, isang alipin lamang. Kaya habang binabasa ko ito, talagang naiyak ako talaga. Kasi nga po, naiisip ko, ako nakalaya, ako napatawad, ako na bago buhay, pero may nag-sacrifice para sa akin. Naunawaan po ba natin? So mga minamahal, itong mga panahong ito, itong mga pagkakataong ito na ang mundo, lalo na ang Pilipinas, no, considered a Catholic nation, pero ngayon a Christian nation na, tama po ba? Amen. A Kingdom of Jesus nation, a nation that will fulfill its destiny in Christ. Alam ba natin na sila ay nagse-celebrate ngayon, umaalala ngayon ng kamatayan ni Kristo Jesus, ng paghihirap ni Kristo Jesus. Pero gusto kong ipaalam sa ating lahat na ang lahat ng mga paghihirap at kamatayan ni Kristo Jesus ay dahil sa akin at dahil sa iyo. Upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Nalakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Ay kung hindi naranasan ni Brother Sid, si Sister Angie ang Panginoon, eh patuloy silang napariwara. Mabuti nga, merong Sister Ira na nag-share sa kanya. Kaya mga kabataan, patuloy kayong magbahagi ng salita ng Diyos sa mga kapwa niyong kabataan. Kasi kayo ang makakatulong sa kanila para hindi sila matokhang. Hindi sila maduterte. Ang bigat ngayon ng mga extrajudicial killings na nagaganap, ng mga summary killings na nagaganap, at maaaring hindi si Duterte o hindi ang gobyerno ang may gawa, pero walang ginagawa ang gobyerno para matigil ang mga bagay na ito. Umiikli ang buhay ng marami dahil sa droga. Umiikli ang buhay ng marami dahil sa bisyo at kasalanan. Naunawaan po ba natin? At ang mag-aahon sa mga nasa kasalanan ay ang mga batang kagaya ninyo, mga kabataan kagaya ninyo na binago ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kasi alam, hindi niyo po ba napansin na amin natin ang katotohanan? Misan marami rito, alam na ang totoo pero nagagawa pa ang mali, tama? Alam namang may tawag pero iba ang tawag ng laman ang ginagawa. Tama po ba? Yes. Alam ng marami. Lalo na sa katotohan ng church natin, hindi naman ito bago na eh. Matagal na ito, di po ba? At minsan may mga darating, akala natin bagong attendee lang eh. Pero hindi natin alam, preacher dati yan. That's true. Minsan yung mga bago nating leader ngayon, magpa-follow up yan, hindi niya alam yung pinupuntahan niya. Pastora yun eh, na pinapollow up niya. At nagtataka siya, mas magaling pa sa kanya. Eh hindi niya alam, pastorang nag-backslide pala yun. Pero alam niyo sa kabila ng lahat, ang Diyos nagpapatawad. Amen. Ang Diyos nagbabago ng buhay at nagpapagaling ng sakit karamdaman. Makinig kayong maigi sa akin, hindi na po ako magwawakas. Gusto ko na sana magwakas, kanina pa eh.
Sino rito ang mga magulang? Totoo po, taas ang kamay. Kahit magrebelde ang mga anak niyo, di ba mahal niyo? At kahit na anong gawin niyo ng pagrebelde, gagawan niyo pa rin sila ng maganda, tama? At nangangarap kayo ng maganda para sa kanila, tama? Ganyan din po ako. Naranasan ko na maraming nagrebelde sa akin sa aking Diyos fellowship, pero tahimik lang ako. Ang akala nila, ako ang guilty, sila nga yung guilty na nanguha ng pera, nagnakaw ng tupa, sila nga yung guilty. Pero bakit tahimik ako? Kasi, ama pa rin nila ako espiritual. Hindi na nga mahulog ang mga rebelde na sila, eh kalilimutan ko na sila. Ipapanalangin ko pa rin na ang pagiging rebelde nila ay maalis at mabago na sila. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Lalo na ang Diyos. Kahit magrebelde at magpakalayo-layo tayo sa Kanya, gagawa pa rin ng Diyos ang paraan para tayo ilapit sa Kanya. At sa sandaling bumalik tayo sa Kanya, ibabalik na tayo sa maganda nating kalagayan. At hindi lang yun, yung mga hindi natin naranasan ng nakaraan, mas mararanasan natin sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Amen? Ang lahat ay tumayo. Hallelujah.
oras na ito, meron ka bang sakit, meron ka bang karamdaman? Nangihina ka ba? Hindi ka dapat manatili sa ganyang kalagayan. Sapagkat si Kristo ay nasugatan para pagalingin ka sa iyong karamdaman at bigyan ng mabuting kalusugan. Nasa problema, pagsubok at pag-aalala ka ba? Hindi ka dapat manatili riyan. Sapagkat ang lahat ng iyan ay pinawi na binayaran na ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ba ay nananatiling nasa pagtakas, pagtakbo sa kalooban ng Diyos? Paglimot sa mga magagandang ginagawa ng Diyos at ginawa sa iyo ng Diyos. Ikaw ba ay patuloy na lumalayo sa kalooban ng Panginoon? Nananatili ka ba sa bisyo at kasalanan? Hindi na dapat yan. Sapagkat si Christ ay naghihirap, nabayubay na matay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. We must not remain and stay in our poverty. We must not stay in our sicknesses and diseases. We must not stay in our sins and vices. Because Jesus Christ had paid them all. What we have to do is to accept the forgiveness of our sins and becoming a new man, a new woman in Christ. What we have to do is to accept His healing, His miracle. What we have to do is to accept His riches, His richness. Kaya sa oras na ito, lahat ng nais gumaling sa kanyang karamdaman, lahat ng nais lumusog sa kanyang katawan, lahat ng nais na hindi na nanatiling namamahinga at patuloy na namamahinga, sayang ang tawag mo, sayang ang calling mo, sayang ang ministeryo mo, nakatago ka, namamahinga ka, naabalandra ka, hindi ka looban ng Diyos yan. Sayang ang buhay mo, kabataan! Ginagamit ng diablo at bisyo sa kasalanan. Napapariwara at napapaliwaliw. Sayang. Sayang ang talento mo. Imbis na kapakipakinabang at nagagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos, sayang. Pero sa oras na ito, tatanggapin natin ang kagahilingan at himala. Tatanggapin natin ang kalayaan sa lahat ng problema, pagsubok, laban, takot, pag-aalala ng buhay. Sa oras na ito, magbabalik loob tayong lahat sa Panginoon. Gagambanan natin ang ating calling, tatalikod na tayo sa lahat ng bisyo at kasalanan. Babalik tayo sa Panginoon at ipaglilingkod na natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang hindi natin tinapos, tatapusin natin ngayon. At magtitiwala tayo ng lubusan sa Diyos. Ang ating mga talento, ipapagamit natin sa Panginoon. Hallelujah! Manatiling na kayo at nakapikit sa oras na ito. Hallelujah! Taas mo ang dalawang kamay patungo sa kalangitan. Isang Diyos pato, pagkatapos mong ma-revive, ikaw naman ang mag-revive sa iba. At ito ang mangyayari ngayon, pagkatapos ng camp na ito, i-revive po sila! Yes! Sing it up in your mouth! Raise up our voices to Jesus!
manatili kayong nakayoko at nakapikit, pakibaba ang inyong mga kamay. Walang gagalaw, walang kikilos, walang lalakad-lakad. Lahat ng totohan at tao sa kanyang puso na nais humingi ng tawad sa Diyos, taas mo ang kamay mo. Huwag mo nang tingnan kaliwat kanan, likod at harapan. Lahat na alam mo na ikaw ay tumaka sa tawag mo, hindi mo ginagamit ang talento mo sa Diyos, taas mo ang kamay mo patungo ng langit. At alam na alam mo may calling ka, pero tinakasan, tinakbuhan mo ito, pero ngayon gusto mong lagyan, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Kung sa oras na ito totohanan nais mong talikuran ang bisyo at kasalanan, kung sa oras na ito ay totohanan gusto mong magbalik loob sa Panginoon, lagyan na ang tawag at calling mo at gampanan na ang tungkuling iniaatang sa iyo ng Panginoon. Kung sa oras na ito nagdi-decision ka, mas lalo mo pang pagbubutihin ang paglilingkod sa Diyos. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Huwag mo nang tingnan kaliwat ka na nagligod at harapa. Come on. Sige po. Huwag na huwag niyo pong titingnan kaliwat ka na nagligod at harapa. Hindi nangangahulugang nagarong ka ng kasintahan, mawawala ka na. Hindi nangangahulugang magkakaroon ka ng asawa, mawawala ka na. Kung ang kasintahan mo ang magiging daan para mawala ka sa Diyos, hindi tama. Kung ang pag-aasawa mo ang magiging daan para mawala ka sa kalooban ng Diyos, hindi tama. Kung ang pag-aaral mo ang kayamanan o ang sino ba man o ano ba mang bagay ang magiging daan upang mawala ka sa kalooban ng Diyos at sa paglilingkod sa Diyos, hindi tama. At sa oras na ito, naghahangad ka, gawin pa ang pinakamainam sa Diyos na higit kaysa dati. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Sige. Ang tanging alay ko sa'yo aking ama ay my soul, with all my mind.
things you do, and Lord, I love you, and help me love you more with all my heart, with all. For it's you who have won my heart. It's you. May mga text, may mga tawag na dumating para sa pag-aasikaso ng kam. Pero dahil talagang santo ko, natulog akong muli. Kapipikit ko lang uli, isang tawag na naman ang dumating. Sabi ko, ang buhay na ito, wala nang kapahingahan, wala nang katahimikan, wala nang kapayapaan. Gusto mo mang magpahinga, hindi kang makapagpahinga sa dami ng dapat asikasuhin. Intindihin, arugain, kalingahin. At ang tawag na iyon, mabuti na lang good news. At ang sabi niya sa akin, nandito po ako ngayon sa ospital, pero palabas na po ako. Abay, salamat sa Panginoon, sabi ko. Tinutukan kita ng prayer. Nung mga panahon, hindi ko siya nakikitang naglilingkod sa Diyos. Patuloy akong nakatutok sa prayer, bagamat malayo ako sa Kanya. Pero salamat sa Diyos. Malayo man o malapit, sumasagot ang Diyos sa panalangin. At ang tawag na iyon, bagamat istorbo sa aking pamamahinga at pagtulong, ako'y naglang. Sapagkat ang tawag, isang tawag ng pasasalamat, sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Sinagot ng Diyos ang aming panalangin. Lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, tanggapin mo ang kagalingan at himala ngayon. Habang ako'y nananalangin dito sa mga kapatid na nakakailangan ng kagalingan at himala at kalusugan, at habang pinapadalo ng Diyos ang kagalingan sa kanila, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, tanggapin mo rin. Kaya sa oras na ito, umami na ang mga namamahinga na hindi kalooban ng Diyos. Umami na ang mga nasaitrak na ligaw at nalisang landas na hindi kalooban ng Panginoon. Umami na ang walang kalusugan na hindi kalooban ng Diyos. Lumapit po sa harapan
and you will be healed this day. Believe me, come forward. Come on, you will restore to your health. Come forward. And you will be restored to your ministry and to your calling. Come on, come forward. Come on, quick, pastor. Come on, be honest to yourself. You have to shake yourself. Jesus must shake you so that you will be restored in the ministry to your calling, to be used by God more mightily, effectively in this final hour, to be revived and revive others too, to receive healing and miracle. At gusto kong sabihin sa iyo, mangyayari ngayon yan sa mga 2,000 taon na mahigit ang nakararaan. Binayaran na ni Christian sa krus ng Kalbaryo. I am not content to worship from above. Draw me near to your heart, oh God. Pakinggan mo ito, isang pastora. Anong sabi niya? Panginoon, mamamatay ako sa ulcer. Anong kalawalatiin? Anong kalawalatian ito sa iyo? At anong sabi niya, pagalingin mo ako? At ang pastora ngayon na natiling nagpapastora, kung mananatili ka sa kahirapan, kung mananatili ka sa kasalanan, kung mananatili ka sa kadiliman, kung mananatili ka sa sakit at karamdaman, anong kalawalatian ng Diyos dyan? Anong ganan siya? Anong pakinabang ng Diyos? Umahon ka sa kasalanan, umahon ka sa bisyo, umahon ka sa sakit at karamdaman, umahon ka sa kahirapan upang maging pagpapala sa Diyos at maging pagpapala sa marami. Kunin mo yung mikropono, Pastor Ramay. Come on, Pastor Roan, pastoralan mo ako. Bigyan mo muna siya ng promise. Sige, dito na sa harap, bigyan mo siya. Lakasan mo. Hindi aksidente din na nakita sa lugar na ito. Hindi aksidente na punta ka sa lugar na ito. Ang lahat ay pinlano ko upang makilala mo. Yes. Patuloy mo akong paglilingkuran. Yes. At patuloy mong ipapalaganap ang aking mga salita. Yes. Magliligtas ka ng maraming tao. Yes. Gagamitin kita. Yes. Huwag mong alalahanin ang mga pagsubok at problemang pinagdadaraan mo. Ako ang bahala sa lahat ng iyon. Palalakasin kita. Yes! At patuloy kitang sasamahan. Yes! Ako ang maghahawi ng lahat ng mga pinagdadaanan mo problema. Yes! Ako ang magpapagaling sa iyong mga karamdaman. Yes! Huwag mong isipin ang kinabukasan mo. Yes! Dahil ako ang magpaplano nito. Yes! At ako ang bahala sa buhay. Yes! Mo. Ito ang sabi ng Panginoon. At hindi mahuli ang lahat sa buhay mo. Father, let it flow! Let it flow! Punta marabakanda, rabakanda! Pastora ka! Tinatayo kita sa huling kapanahon ng ito! Huwag mong mamaliitin ang sarili mo! Huwag mong mamaliitin ang pamilya mo! Tinawag kita, tinayo kita sa huling kapanahon ng ito. Tagabiwalay din ang pastoraan. Naliplo! Kurabakara makanda. Siyara marimiyan na rabasanda. Yes! At ito ang sabi sa inyo ng Panginoon. Gagamitin kita sa huling kapanahon ng ito. I will use you more mightily and effectively in this final hour. Iti-testify mo ang kabutihan ng Diyos sa mga magagandang ginagawa ng Panginoon. Yes! Yes!
Tama, Sandy? Yes! Receive your healing and miracle now! Yes! Pagpamalabas siya na! Yes! Mas matinding baga agamit, mas matinding kapangyarihan ang isang ipaparada sa iyo ng Diyos! Yes! And the Lord is saying unto you, you will seek me more. Mas hahanapin mo ako. At isang araw na sabihin mo, I will go full time. I will enter the full time ministry and become the pastor of God in this final hour. So, Father, let it be. Maliligtas ng kaluluwa.
magpo-full time ka. Kasi sa araw na yung gagamitin kita more mightily, effectively. Ikaw ang successor. Ikaw ang kapalit. Alam mo yan. Father, let it go. Dito sa gitna. Taas na yung dalawang kamay nila patungo ng langit. Sige, at saluhin sila. Ha ha.
worship the living God. Shall we lift our hands to Jesus? Raise our voices to God, everybody. I want to be like Mary, who found a better one. I want to be like Mary. Kagaya ng pinapangako sa akin, sa inyo, sa ating lahat ng Diyos, ang buhay natin ay hindi na magiging kagaya pa ng dati. Believe me. Kurabar sinibiyanda. Sir Geraldine, nagalapit ka rito. Halika. Halika, Sir Geraldine. Masar, Rowan, bigyan mo muna siya ng prophecy. Sige na. Ito tayo eh. Hinihipon ng Diyos at naglilingkod sa Diyos. Ito talaga buhay natin eh. Simula noon hanggang wakas. Bigyan mo siya ng prophecy. Kurabasan. Mararanasan mo ang isang pagbabagong hindi mo pa naranasan kahit kailan, sabi ng Diyos. Sapagkat ang pagbabagong ito ang magiging daan para ikaw ay makapaglingkod sa akin ng totohanan. Hinahanap kita, ang sabi ng Panginoon, at ngayon natagpuan kita. Matagal kitang hinahanap, ang sabi ng Diyos, at ngayon ay narito ka. Kaya naman hindi masasayang ang buhay mo simula sa oras na ito, ang sabi ng Panginoon. Dahil gagamitin kita sa isang pagkakagamit na hindi mo inakala kahit kailan. Isang pagkakagamit na hindi mo inisip o hindi mo hinangad. Ngunit ito ang plano ko para sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon. At lagi mong tatandaan, ang lahat ng aking plano para sa buhay mo ay perpekto. Inilalagay ko sa puso mo ngayon ang init at alab para sa paglilingkod na gagawin mo sa hinaharap. Ihanda mo ang iyong sarili, ang sabi ng Panginoon. Dahil hindi ordinaryong bagay ang iyong gagawin, kundi extraordinaryong bagay ang gagawin mo, ang sabi ng Panginoon. Kumanda ka sa mga pagtuturo at pagtutubid, ang sabi ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y tutulong sa iyo para ikaw ay makapaglingkod ng tama at mabuti, mainam sa aking harapan, ang sabi ng Panginoon. May taong lalapit sa iyo para ikaw ay maging isang tunay na lingkod ko, ang sabi ng Panginoon. May magtuturo sa iyo, ang sabi ng Diyos. Makinig ka sa Kanya, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat sa Kanya makukunin ang lahat ng iyong malalaman. At ang lahat ng iyong malalaman ang iyong ibabahagi sa Kanila. Makinig ka sa aking lingkod, ang sabi ng Panginoon. At ipapakita niya sa iyo ang maraming bagay na gagawin mo sa hinaharap. At ang lahat ng bagay na ito'y magkakaroon ng katagumpayan. Sapagkat matagal mo itong inasam, matagal mong hiniling na makapaglingkod, ngunit hindi mo alam kung sa paanong paraan. Ngayon ay sinasabi ko sa iyo, mangangaral ka ng salita akong sabi ng Panginoon. Ibubukas mo ang iyong labi sa harapan ng maraming tao. Ilalabas ng iyong labi ang lahat ng aral na maririnig mo sa aking lingkod. At gagamitin ko ang buhay mo sa mas maraming tao, sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong kasama, sabi ng Panginoon. Mother, let it blow. Nagmamahal sa nanay. Kawawa naman yung nanay nung iba. Sino po dito yung nagmamahal sa tatay nila? Amen. Sino po dito yung nagmamahal sa kapatid nila? Sino po dito yung may girlfriend o boyfriend na mahal nila? Wala. Parang merong may boyfriend, merong may girlfriend, pero hindi pala mahal. Ibig sabihin, tama po ba yun? Yan. Sino dito ang mahal yung kanyang asawang babae o asawang lalaki? Jesus! Sabi nila.
Yan. Ibig sabihin, tayo ay nagmamahal. Ang tao ay nagmamahal. Pero di po ba kapag tayo ay nagmamahal, gusto natin, nabibigay natin yung pangangailangan ng ating minamahal? Tama po ba ako? Gusto po ba natin ay nagagawa natin yung the best para sa minamahal natin? Amen. Gusto po ba natin na napapasaya natin yung minamahal natin? Tama po ba? Amen. Parang lobat na po kayo. Di ba kaka-charge nyo lang po? Kaka-charge lang natin. Yan. Di ba pagka tayo ay nagmamahal, sinusunod natin yung ating minamahal? Amen. Sukdo lang tayo ay mapagod, magsakripisyo, mahirapan. Amen. Lalo na, di ba, pagka ang isang babae ay nagdadalang tao at sasabihin niyang, bilihan mo ko ng ano, bilihan mo ko ng buko na maputi, puti lang, bilog lang. Di ba merong ganon, yung bilog lang, binibilog yung buko. Pag nasira yung buko, magagalit ngayon, bakit sira? Dapat yung tutusukin ko lang ng straw. Diba? May ganon eh. O kaya naman, sasabihin ni mami bilihan mo ko ng ano, bilihan mo ko ng kulay pulang mangga. Meron ba nun? Meron yung apple mango. Diba kulay pula yun? Yan. Ibig sabihin, kapag tayo pala ay nagmamahal, sinusunod natin yung minamahal natin. Ginagawa natin yung gusto niya. At hindi natin ginagawa yung ayaw niya. Kasi pag ginawa natin yung ayaw niya, away. Amen. Yan. May pagtatalo pagka ganun. Pero ang ibig ko pong tukuyin sa inyo, John 14:23, anyone who loves God, obey His teachings. Sino man ang nagmamahal sa Diyos, sinusunod ang kanyang mga aral at turo. Naunawaan ko natin. So kung mahal natin ang Diyos, dapat sundin natin ang kanyang aral at turo. At ano ang aral at turo ng Panginoon? Sa Malakay 3:8, pababa. Ang sabi niya doon, huwag natin siyang pagnakawan. Yun ang utos ng Panginoon. Sa paanong paraan tayo nagnanakaw sa Diyos? Sa ating mga ikaputhantog. So, ibig sabihin, dapat tayo ay nagbibigay ng ating mga ikaputhantog at hindi natin binabawasan. So, yung ating mga ikaputhantog, hindi yun yung pambayad natin sa camp. Hindi rin yung ating love offering. Hindi rin natin doon kinukuha yung ating pledges para sa church rental. Magkaiba po yun. Ang tithes ay 10% ng ating kinita at ang offering ay yung mula doon sa natira, sa pinagbawasan mo ng tithes mo, doon mo kukunin ang offering. At bukod pa po doon, meron tayong mga pinangako sa Panginoon na ibibigay natin para tayo makatugon. Dapat po, tuparin po natin yung ating mga pangako. Amen? Kasi ganun din yan eh, pagka nagmamahal tayo, di ba nangangako tayo, iibigin kita ng buong buhay ko. Di ba? Sinasabi natin sa minamahal natin. O kaya naman, hindi kita dadayain, hindi kita lolokohin. Dapat ganyan din tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang unang nagsabing, huwag natin siyang dayain eh. Sa nakita ko sa Malakay 3, yung mula sa 8, pababa, ang nakita ko po doon ay una, ang sabi ng Panginoon, dinanakawan natin siya. Na dapat ay hindi. Kaya yun ang gusto ng Panginoon, hindi tayo magnakaw sa Kanya. At pangalawang gusto ng Panginoon, pinapagawa sa atin ng Diyos, subukin natin siya. Amen? Subukan natin na ibigay ang ating mga ikaputhandog. At ang pangako ng Panginoon, kundi ko ba naman buksan ang lahat ng bintana ng langit para iburo sa inyong masaganang pagpapala. Amen? Alam nyo po, nung nagmahal po ang Panginoon sa atin, wala po siyang hinintay na kapalit. Hindi niya hinintay na ikaw rin ay ipako sa krus para ipakita mong nagmamahal ka sa Kanya. Hindi po yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ang hinihingi lang
lang ng Panginoon sa atin para mapatunayan mong mahal mo ako, sumunod ka sa akin. Amen? John 14:23. Tandaan po natin yan. John 14:23. At ang sino man daw sa kasunod na verse, sino mang hindi nagmamahal sa Diyos, ay natural na hindi sumusunod sa Kanya. So lahat tayo nandito nagmamahal sa Diyos. Amen? Sino po dito nagmamahal sa Diyos? Amen. Konti lang. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Amen. Yan. Lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon ay dapat na magbigay. Dahil ito po ang nais ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Amen? Kaya, yung pong ating mga ibinibigay, yung pong ating mga ibibigay, ay yan po ay nakakatulong sa ating gawain. At ito po ay nagagamit natin sa maraming gawain ministeryo ng ating church, ng ating iglesia. Kaya kayo po ay mga malalaking tulong. Lahat ng inyong binibigay ay malalaking tulong para maipagpatuloy natin ang ating gawain. At alam ko po na ang Panginoon na hindi madamot, hindi po nakapikit ang kanyang mga mata kapag tayo ay nagbibigay. Kaya naman, hinamon niya tayo, nasubukin natin siya para naman sa ating pagsunod doon sa ating pagbibigay o pagsubok natin sa kanya ay doon niya ibubukas ang mga bintana ng langit para doon ipadaan ang mga pagpapala. Amen? Sa gimbal, lagi ko ito sinasabi sa kanila, bakit sa bintana dinadaan ang pagpapala? Kasi yung pintuan kakaunti lang. Ayaw ng Lord na konti lang yung ma-receive mo. Ang gusto ng Panginoon, marami. Kaya sa bintana pinapadaan. Amen? Ang lawak ng langit, napakalaki ng bintana. Napakalawak ng bintana ng ating Panginoon. Kaya ibigay po natin yung ating the best para sa Lord. Kung nabigay na po natin kanina at meron pa tayong pwedeng ibigay at alam nating dapat nating ibigay, ibigay po natin para sa Panginoon. So much love in the kingdom.